do it again. I have to stop, but... Can't tell my mom, won't tell my dad. My best friend must not know. This is my story. Hot story. Can't tell them. But you can tell Kana. Tell Kana. Call her. Tell her. Talk to her. Tell her. Tell Kana your hot stories. Welcome to Hot Stories. Natin, 12:25. Hello sa lahat ng mga gutom na. Sige, makakakain ka na rin. Finally! Ano bang kakainin mo ngayong pananghalian? Diba? Yung nagkikrave ka ba? Yung pinagkikravean mo mula last night pa? O bagong pagkain naman? Kasi minsan ganun eh, gusto mo lagi makatikim ng bago. Minsan naman, gusto mo paulit-ulit na lang. Diba? Well, may mga tao talagang ganun. Kahit paulit-ulit na araw-araw yun ang kainin, okay lang sa kanila, no? May mga tao naman na adventurous. Gusto iba't iba yung natitikmang pagkain, diba? Kakaiba yung dila mo, kahit anong klaseng pagkain, okay sa'yo. Yan, mga ganyan. Swerte mo kapag ganyan, ini-enjoy mo lahat ng pagkain, diba? Anyway, sa'yo na nga, live na po tayo. Ulit, so hanapin mo na ako sa Facebook. Ayan, kung gusto mo ako makita na may salamin ngayon, hanapin niyo na po ako. Facebook, kunin mo na ang phone mo ngayon at i-type mo na ang Energy FM 106.7 o kaya naman yung fanpage ko po, DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. I-like and share mo na ang live video na ito. Sabay-sabay tayo mag-share. Ayan, share. Ayan, hello sa lahat na mga nanonood na sa atin ngayon, ang nene ko daw tignan. Ayan, magbabasa ako ng mga comments. I love you, Ate Kara from Zamboanga, sabi ni Dana Sedano. Ayan. Hello, Ate Raquel from Banawe. Hello din kay LV Kulia ng Marikina. More blessings to come daw. Thank you so much po. Ayan. And of course, pwede ka nang tumawag ha. Tawag ka na ulit para mag-share ng inyong maiinit na love life, love stories. 8721-2429. At mag-text na rin. 0936-948-0605. Text mo yung name, age, taga saan, at konting kwento ng buhay pag-ibig mo na napakainit or complicated na hindi mo masabi kasi sekreto siya. Ayan. Text na. 0936-948-0605. Text na. Ha? Uy, may nag-chat. Sabi niya, oh. 22 years old from Mandaluyong. Pinagtagpo kami, pero hindi pwede. Uy, parang yung kanta, no? Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Aww, ikaw ba? Ganyan ba kayo? Yung pinagtagpo kayo pero hindi pwedeng maging kayo? How sad! Nakakalungkot talaga kapag ganyan. Hanggang tinginan na lang kayo or hanggang pangarap na lang kayo kasi hindi talaga pwedeng maging kayo because it's complicated. So sige, tawagan na natin siya. Ano kaya ang story ng kanyang buhay? Hello? Hello? Hi, may echo lang po. Papatay po ng radyo or live. Nakapatay na po. Ayun, anong name mo? My name is Roro. Roro. Sige, anong complete name mo? Roslyn Roman. Ah, kaya naging Roro ang alias sa'yo. Tawag, yes. No? Okay, sige. Roro, ilan taon ka na? 22 from Mandaluyong. Okay, saan ka sa Mandaluyong? Sa may bandang Bonnie, sa may RTU ba yun, yung school. Okay, sige. Ah, parang nadaanan ko na yan yung RTU, no? Yung school, oo. Nadaanan ko na yan one time. Anyway, so kumusta naman ang buhay-buhay natin? I'm working. Mm-hmm. Then, yun. Graduate na din po. Ah, that's good. At least, di ba? Wala ka nang alalahanin pa. May work ka na. Ay, ang love life, kumusta? Ayun na nga. 5 years nang wala. Magsi-6 years na. Oh, pero nagka-jowa ka naman. Nagka-jowa before. Hmm. High school pa yung last ko. Oh. Bakit di kayo nagkatuluyan?
Wait lang po ah. Ano po? Kasi, ayun. Kasi? Tawag doon, bata pa siguro. Kaya. Ah, okay. Pero ngayon, may naliligaw sa'yo. Meron. Yung, kaso wala na. Bakit nawala? Eh, wala na eh. Oh, bakit nawala? Ayun nga, pinagpukaso. Feeling ko, hindi pa. Hindi pa right time. Ano yun? Umurong siya sa panliligaw sa'yo? Wala, naiiyak na ako, charot. Aww, wag ka umiyak. Kailangan masaya tayo. Okay lang yan. Sabi mo nga pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ibig sabihin, hindi kayo nakatadhana. Kaya, hindi kayo pinagkatuluyan. But anyway, sige. Hindi ba pwede yung paglaban para maging sige, katadhana? Alamin mo na natin ang kwento. Una sa lahat, may asawa ba to? Ay, wala naman. Okay. Ay, naman, may jowa? May jowa? Ay, wala din, wala. So, ano dun yung complicated? Ano ba dun yung complicated? Ano, yung hindi siya right timing. Dahil? Ayaw ng parents? Kasi ay naman na lang ha. Tapos sabay, hindi niya ako, yun lang, ewan ko. Kasi siya, di pa niya ako pinapakilala sa kanila. Eh siya, pinakilala ko niya sa amin, ganun. Mm-hmm. Tapos sabay. Ah, naging kayo ba? Hindi. Parang, ano, MU, ganun? Hindi, kasi yatid niya ako, sabi ko sa kanto lang, tapos pinilit niya, ayun, pumunta siya sa bahay, ganun. Nagpunta siya sa bahay niyo? Mm-mm. Tapos, anong ganap na nasa bahay niyo siya? Okay naman, welcome naman siya, ganun. Mm-hmm. Anong ginawa niyo? Welcome ni mommy and daddy, ganun. Okay naman, okay kami. First month na parang, ano, okay kami totally, tapos sabay, nagkaroon ng complication, no? Nung? Parang getting to know na talaga deep as tayo. Anong klaseng complication yun? Ganun ba kalalim? Parang di siya, ewan ko kasi feeling ko bakla siya. Feeling mo bakla? Pero baka feeling mo lang yan. Ano yung mga signs? Alam mo yung ano, yung parang nanood na ba kayo ng You? Yung season ko ng You? Ano yun? Yung kapatid niya, kala mo lalamya-lamya. Pero straight naman pala. Pero sobrang lamya niya. Pero sabi ko, straight naman kasi talaga yun. Tapos ayun, tapos sabi ng mga friends ko, ay hindi. So ibig sabihin, mga friends mo ang nagsasabi na hindi siya straight. Yeah, kasi unang pagkakita pa lang nila, amoy na ako lang daw yung hindi nakakaamoy. Ang dami ko daw friends. Hindi mo na amoy. Tapos hindi ko daw. Pero wait lang, 1 month pa lang naman naliligaw sa'yo, di ba? Oh, pero na-attach. Alam mo yung parang after ilang years na wala ka, hindi ka nagpaligaw. Kasi ano, working student ako. Tapos sabay sobrang attach na attach. Sabay pero paano mo masasabi kung bakla ang isang tao, mahirap din kasi mag-judge. Diba? Sabi nila na aamoy daw yan ng mga kapwa. Ganon. Diba? Sabi nila yun. Oh, tapos, so ikaw, wala kang naamoy na kahit na ano. For example, magkasama kayo sa private moment, magkausap kayo, wala ba siyang anything na ginagawa for you? Like, hawakan yung kamay mo, mga ganyan. Wala. Ano, titigan lang, ganon. Yeah. So parang nag-aantay ka. Palaring hugs. Wala. As in, titigan lang. Parang kwentuhan. Kaya magkaibigan, gano'n. Pero sinasabi ko sa kanila, hindi ko kwento sa mga friends ko, hindi ano lang noon. Respect niya lang ako, ganyan. Tapos, ay naku, hindi ko. Ganyan sila. Ibig sabihin, kailangan pala, ano? Para masabing totoong lalaki, kailangan manyakin ka talaga agad, ganun? Eh, paano kung talaga nga, nire-respect ka? Ko, diba? Pero, ewan, parang may tinatago din kasi siya kasi di niya ako nakilala sa kanya, parang ganun. Pero napakabilis naman kasi ating sabihin in just 1 month. 1 month pa lang kayo nagliligawan, diba? Kasi, eto pa nga, parang nag-investigate ako. Parang di naman wow, nag-investigate. Parang nagtanong lang ako sa, ano, parang stock. Ah, sige. Tapos sabay may tinatanungan ako. Tapos sabay, there's someone na nagsabi. Bakit mo tinatanong, tatanungan mo kung straight siya or not? Ganun agad. Ano, ang dami-daming tanong kung about sa kanya, bakit yun agad yung itatanong? Oh.
Ayun, so sino yung pinagtanungan mo na yan? Ba? Kaibigan parang ba niya? Parang ganyan-ganyan. Kaibigan ba niya pinagtanungan mo? Common friend. Common friend. So yun ang naisip niya agad, natanong mo ba kung joke la o hindi, ganun? Oo, kasi alam niya na pala na nag-date kami, ganun. Pero meron din kasi na ano eh, meron tinatawag na bi, yung pwede sa girl, pwede sa boy, di ba? Ay, okay, what if, sabihin na natin, what if, ganun siya, eh, tas type mo siya, okay lang ba sa'yo? Hindi ko alam. Kaya parang for me, in-stop ko na din. Tapos, ganyan. Tas, adi itong December, eto, parang move on na ako, no? Nag-travel na ako, no? Saan ako pumunta, para mo. Tas, sabi, biglang, ano, parang gusto niya na daw bumalik. Tapos sabay, nag-aano na, kami na daw this time. Parang ganyan-ganyan. Parang out of nowhere, biglang ganun agad. So parang nagpaparamdam siya ulit. Anong ginawa mo? Nireject ko yung sinasabi niya kami na, kasi gusto niya kami na agad. So nagmamadali na siya. Tapos hindi ko alam yung motive niya kung bakit ganun. Tapos sabay, after that night, hindi na ulit siya nag-chat. Inconsistent. Parang now or never, parang ganun. Alam mo, disregard natin kung ano man yung ano niya kasi wala naman tayong say dyan kung yun talaga yung pagkatao niya, kung lalaki man siya o jokla. Ang importante kasi dyan, kung nililigawan ka talaga niya at kung gustong gusto ka niya, dapat consistent siya. Hindi nagmamadali, di ba? Yun lang. Pero kasi parang ako parang super nahulog ako, ganyan. Tapos minsan naisip ko, wala, take risk ko na ba, ganyan. Tapos sabay, pero parang one month pa lang ah. Parang ganyan. Nahulog ka na agad? Nahulog? Kasi ano mo yung, bigla siya kasi yung sa ano, parang mga nagpaparamdam, siya yung naligal. So, nung time na yun, may mga reunion, may mga na pinuntahan pa sa buong angka na mulun, ganyan-ganyan. Tapos, okay naman siya, ganyan. Tapos sabay pa daw. Wala. Kapag talagang inconsistent ang tao, mahirap talagang pagkatiwalaan at saka parang nakakatakot talaga ibigay yung puso mo kasi parang ano ba talaga, type mo ako o hindi, di ba? Pero kung halimbawa naman, halimbawa tatanungin kita, halimbawa, consistent siya sa'yo, ginagawa niya lahat for you, talagang nililigawan ka talaga niya, pero natukulasan mo na beki siya, pero type ka niya, handa ka bang umibig? Eh, dapat girl lang, ako lang, gano'n. Ano, dapat ano? Wala, dapat syempre, di ba, kung gano'n, ako lang. I mean, yung mamaya basta, na, basta faithful siya. May ano pala siya sabay pa din, di ba? So, ibig sabihin, handa ka naman palang ibuksan ng puso mo para sa kanya, kung ikaw lang, at saka kung consistent siya, di ba? Asan na ba ito ngayon? Manawagan ka nga. Sabi mo, may bala ka ba man i-pursue ako? Ano hindi ba? Hindi na ba siya nagpaparamdam? Chat pa ako? Hindi na ba ito nagpaparamdam? Hindi na. So ako tamang stock na lang sa lahat, ganun. Gumagawa pa ng dummy account. Baka naman na-feel niya na ayaw mo kasi sa kanya, kaya tumigil na siya, hindi kaya? Hindi ko alam. Kasi nga, nung hindi ko lang tinanggap yung parang nasabi niya kami na daw over. So, nagmamadali siya, no? Parang may metro yung taxi. Sabagay for me, parang ako, 22 pa lang naman, di pa naman ako ganun magmamadali. Kung magkikita kami in the future, edi kami, ganun. At saka kailalanin mo din talaga yung naliligo sa'yo. Hindi naman din pwedeng agad-agad, o tayo na, ha? Mamaya, killer pala yan. Tapos, hold-upper. Diba? Sinagot mo agad, di mo man lang kinilala ng husto, hindi mo alam kung saan nakatira. Di mo alam kung saan galing pamilya. Normal naman talaga yun, nakikilalanin mo bago ka, well, di ba nasa sa'yo nga yung choice niyan. Kung papaghintayin mo pa ba siya or hindi na. Di ba? Yun yung meron yung mga babae na power eh. Na kapag nililigawan, nasa kanilang desisyon. Yun nga lang, pag inconsistent siya, eh baka hindi kanya ganun katay pag ganun. Di ba? Yun ang mahirap. Di ba? Anyways, 22 ka pa lang, sabi mo, so makakahanap ka pa niyan. Baka naiinip ka lang, kasi ilang years na? 6 years? Nawala ka? Yes, 6 years yung last na may nandigaw. Magkakaroon ka pa niyan, hintay-hintay ka lang. Kung ayaw niyang maging consistent sa'yo, di wag. Diba? O ayaw ka niyang i-pursue talaga ng gusto mong paraan, eh di wag. Marami pang lalaki sa mundo, kaya kalma ka lang siyan. Diba?
Thank you. Carry lang yan, ha? Ano bang ginagawa mo sa buhay ngayon? Naputol na po siya. Sayang, naputol na po siya. Pero yun, oh, kailangan mo talagang kilalanin, lalo na kapag may duda ka sa nanliligaw sa'yo. Kilalanin mo ng husto. Diba? Para at least kung tatanggapin mo man siya, at least aware ka at buong-buong mo siyang tatanggapin if ever man na beki siya. Diba? Hindi yung sa kama malalaman kung kailan naging kayo, malalaman mo yung jowa mo pala, beki pala. O tapos saka kayo mag-aaway. Ba't di mo sinabi sa akin yung totoo? Diba? E sana nung una pa lang kung kaya mo tanggapin, edi go na. Diba? Anyways, ayan yung mga nagtitext sa dito. Sige, sa pang caller. Ay, Maricar, labas-bas ng Muntinlupa. Hello po, Miss Maricar. Ay, sa inyo. Sige, hanap pa tayo ng isang caller. Boy Cam. Ayan. Tawag na po ah, 8721-2429 o kaya mag-text 0936-948-0605 para tawagan namin kayo. At hello sa Clarjon family, Liza Ragojos, Antoinette Capistrano, Belen Mensurado, kay Kalim Jessica Crystal Rivera, Joanne David, Jollife Medina, Princess Agulav, Regina Lim, Roda Hinay, Rona Francisco, and Yolanda Digia. Hello po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon sa live. Hello po at sa mga nakikinig din po sa atin sa mga sa tindahan, mga naka-break sa office. Hello po sa mga naka-cellphone, naka-headset at nakikinig. Hello po sa inyong lahat. Ganon din po sa mga nagbabiyahe na taxi, grab, truck, jeep, FX, bus. Hello sa inyong lahat. Kaya pa, kumain na po kayo ha. Huwag kayong magpapalipas ang gutom. O, ayan. Ay, ito, may nag-text. 33 years old from Imus. Ask ko lang ate, may pag-asa po bang magmahal ako ng iba? Gayong kasal pa ako sa ex-wife ko. Walang pagmamahal, hindi mo naman talaga napipigilan yan. Pero, ang kaya mong pigilan yung pakikipagrelasyon. Kasi kapag kasal ka pa, mahirap makipagrelasyon. Lalo na kung hindi maayos yung hiwalayan niyo ng asawa mo. Kung wala kayong maayos na pagkakaintindihan na, oh, kanya-kanya na tayong love life ha. Kanya-kanya na tayong buhay ha. Kung hiwalay-hiwalayan lang na naghiwalay ng bahay, medyo mahirap yun kasi anytime, pwedeng bumalik sa'yo, pwedeng sugurin ka sa bahay. Diba? Pwedeng biglang bumulagda doon. Diba? Tapos pumasok sa gate nyo. Umakyat pa. Pwedeng ganun. Yun ang mahirap. Kaya dapat malinaw yung hiwalayan. At saka, kumbaga, may focus ka kung anong gagawin nyo. Na, oh, ito na yung plano ha. Magpapaanal na tayo. Ayusin natin ang lahat. Para hindi din kawawa yung mamahalin mo. Kasi yung mamahalin mo, siya yung kawawa. Diba? Siya yung mapupurnada. Oh, ganun. So, ayusin muna ng maigi ang hiwalayan. Pwede magmahal, pero mahirap makipagrelasyon. So, ayusin muna bago makipagrelasyon. Okay ba yun? O, para sa mga complicated dyan, ha? O, ayusin nyo para hindi nahihirapan yung mga jojowain nyo. Kasi mahirap nga naman. Diba? Hay, nako. Anyways, meron pa ba tayong caller? Sige, hanap pa tayo dito. Ito, sabi dito, apabati rin daw si Maurice Labasbas, ang kanyang anak. Hello po sa lahat din ng mga nag-celebrate ngayon ng anniversary, monthsary. Oy, malapit na mag-February na naman. Yun na naman ang paghahandaan ng lahat, yung February, di ba? San ba kayo, ha? Plano na ba kayo? Nung February, ha? Nako, ano na naman, araw na naman ng mga puso. Naglalagablab na naman. Ay, mga puso niyong lahat. Tapos magmamadali na naman kayo magkajawa o maghanap ng kadate para lang makasabay sa Feb 14, yung totoo. Di ba minsan gusto lang makapagsabayan? Ay, nako. Sana matawagan ako kasi naghahanap ako ng jowa. Ay, sige. So, naging ano na ako, Mr. Cupido. Miss Cupid. Ah, smart siya eh. Sorry, wala kaming load. Sa mga naghahanap dyan ng jowa, ano ba dapat gawin? Oo. Sayang. Magkakaroon ka din, huwag ka mag-alala. Labas-labas ka lang. Bonding-bonding ka lang with friends. Kasi minsan, dyan mo nakikita eh. Sa mga events na pupuntahan mo, sa mga kainan, sa mga dinner-dinner, sa mga lunchtime with friends, tapos yung common friend, di ba? O reto-reto. O, huwag ka magmukmuka sa bahay. Kasi ginugusto mo na magka-jowa pero nasa loob ka lang ng kwarto. Ano yun? Nag-YouTube ka lang, yung totoo. O,
Ganun. Ate Karen, nakabili ka na ba ng ticket sa Colab concert? Bibili pa ako! Sabi nila malapit na daw maubos. Pero bibili ako. Nakuabangan nyo din yung concert namin ng April. Nako, kita-kits tayo dyan. Dyan ako sa February sa concert. Napin na lang ako dyan. Kahit mag-isa ako, carry lang. Oo. Anyways, ayun na, pasok na sa Lindsay. Sige, pasok na natin siya. Ito, tanungin natin siya kung anong ganap niya ng February. Diba? Sige. Anyways, nasa school lang po sa Feb 14, baka bumagsak eh, sabi ni Lorraine. Ay, taray, sige. Asan na si Lindsay? Ayun. Hello! Hi. Low. Kumusta naman ang... Hello, huh? Hi! Kumusta ka naman, huh? Hinihingal pa. So nice to be here, huh? Yes. Ang ganda ng ano mo, ng cutix mo. Ay, ano to? Nail polish? Oo, ano? Ikaw lang na-realize. Favorite color ka, lavender. Hindi, friend, hindi siya ano lavender. Siya? May salamin kasi ako eh. Ano ba to? Ano pink siya? Na parang... Parang lavender eh. Old pink, old rose, ganyan. Hindi natin parang... alam. Huwag tayo manghula. Ganyan. Anyways. Yes! Yeah. Anong itsura ko? Sige, go. Kamusta tayo siya? Anong ganap mo ngayong ano, February? May bala ka na bang puntahan or what? Kasi lahat, naghahanap na ng pupuntahan ng February. Ah, okay. Feb, bakit? Ano meron? Valentine's Day. Oh my gosh, alam mo naman. Valentine's Day. Uh-oh. Wala. Sana may trabaho tayo ng Valentine's Day. At saka yung mga araw before Valentine's Day, sana may trabaho din. Grabe siya. Oh. Alam mo naman ako eh. Ganyan. Yung kita is the most important thing. Ano bang mukha palang pera. Mm. Ano bang araw tatapat yun? Yung Feb 14? Sige nga, tingnan nga natin. Tulungan yung Friday. Friday ba? Oo, Friday. Ang Feb 14. So ay, di sakto. Parang GNUN, di ba? Tama ba? Tama. GNUN pa rin naman yun, di ba? Oo. Oh. Mm. So kayo, anong balak nyo ng Valentine's Day? Hindi ko alam. Masyadong pumaga para pag-usapan. Wala pa nag-aaya sa akin. Oh, ganyan. Pero tinatanong mo ako kung anong gagawin ko. Kasi napag-usapan lang. Dahil may mga nag-comment dito. Mm-hmm. Ayun. Pero ano bang ideal na Valentine's Day date for you? Meron ka bang alam mo yun? Parang thing in mind na kapag Valentine's Day, pag sinabing date, or kahit hindi Valentine's Day, meron ka bang ideal na ano, parang set up para matawag na date ito, hindi lang ito basta labas lang? Aha. Oo. Wala naman akong ano, setup na iniisip. Gusto ko lang ma-surprise. Ah, gusto mo? You love surprises talaga, no, ever since. Ganyan kayo. Eh, paano kung hindi ma-surprise yung taong, ano, yung tao na yun? Hindi siya mahilig sa surprises, hindi siya marunong mag-setup ng surprise. Ay, di mag-adjust siya. Ah, ganon. So, gusto mo talaga ine-effortan ka? Oo naman, kasi love is full of effort. Pag mahal mo naman, mag-a-adjust ka at mag-e-effort ka. Mm-hmm, ganyan. Kasi ako, wala lang, kapag ano, sinabing date, you have to confirm it with me. Magde-date tayo o lalabas lang tayo ng casual? Ah, gusto mo parang tatanungin ka pa? Anong gusto mo? Parang ganon. Ako yung magtatanong sa kanya. Ah, ikaw. Date ba to? Casual na labas lang. Para malinaw tayo. Mahirap kasi yung tipong, ay may something na pala. Date na pala ito, hindi ko pa alam. Ah, okay. Ganyan. Pero syempre malamang date na yun kung tatapat ng Feb 14 or 15. Yun na yun. Date na ba yun talaga? Oo. Kasi tinapat ng ganon, edi sana 20. Ako kasi yung tipo ng tao na kailangan mong klaruhin sa akin kung ano to. Para malinaw ang mga bagay-bagay. Oo, ibigay mo sa akin yung totoo, ano ba, date ba to o lalabas lang tayo? Hindi porket Feb 14, I will look at it as a date na. Ganun ako. Kung si Kara, date na yun for you. Sa akin hindi. Klaruhin mo sa akin. So, ganun ako katanga. Hindi naman tanga, pero kailangan mong klaruhin, di ba? Para hindi ka nang huhula. Kasi minsan may mga tao din na nagpapaasa ganyan. Oo. Ang hirap, iasa na naman ako. Diba? Nagkakatapos lang natin mag-assume sa mga bagay-bagay. Only to turn out na hindi naman pala. So, ano ba, klaruhin na lang natin ang mga bagay-bagay. Ang hirap naman nung ine-effortan ka, pero yung mga effort na yun pala, kapag tinanong mo, para saan itong mga effort na to? Wala lang. We're just friends with a little bit on top. Sakit, di ba? Sakit pakinggan. Oo nga. So, kailangan klaruhin. Para tama sa akin lang naman. Mm-mm.
Well, kaya kayo, kilaruhin nyo na din, ha? Pero meron din naman mga tao na ano eh. Alam mo yun, yung signals na pinaparating nila, talaga mababasa mo na, alam mo yun, romantic date ito. May mga tao lang talaga na sinasablay nila yung signals. Para alam mo yun, kasi nakikipaglaro lang pala sila sayo. Naglaruan ka na ba before? Hindi. Di ba? Ah, yung swerte mo, friend. Have you been ghosted before? Hindi din. Hindi rin. Ang swerte mo, friend. May mga ganyang pangyayari talaga sa buhay. Oo, naloko lang ako. Ah, talaga? Naloko ako. Gano'ng kasakit nung naloko ka? Siyempre, kapag unang-unang jowa mo, tapos pag naloko ka, iba yung sakit. Kasi parang, unang jowa ito. Oo, ngayon ka palang, ba't ganito pala yung pakiramdam? Kasi lahat first, di ba? Yung first mo ma-feel yung kilig, tapos biglang lalokohin ka pala. Yung ganon. Tapos di mo alam gagawin mo nun. So, well, at least ngayon, since matatanda na naman tayo, well, hindi pa naman sobrang tanda. Batang-bata pa din. Alam na natin kung paano tayo magre-react sa mga ganyan bagay. Tama, tsaka mas matatag na yung mga puso natin. At tsaka, alam mo, naniniwala ako na kapag alam mo yun, ang dami mo nang napagdaanan na pagsubok sa buhay. Uh-oh. Alam mo kapag pinaglalaroan ka lang ng tao. Oo naman. Oh, marunong ka ng kumilatis. Paano ba natin malalaman kung ang isang lalaki ay nakikipaglaro lamang sa ating mga babae? Go, give the first sign. Naku, alam mo kung bakit mahirap? Kasi may mga hustler. Ay, may mga hustler. Uh-oh. Mga magagaling. When you say hustler, ito yung mga experts sa pagdaloko. Hustler yung mga umaga pa lang, good morning, kain ka na po ng lunch. Tapos meron kiss na emoticon, no? Minsan kung sino, ito pa ha, mag-ingat kayo kasi minsan kung sino pa yung mga lalaking sobrang sweet, parang too good to be true. Uh-oh. Minsan yun dapat maingatan. Kasi sila parang, yung expert. Parang sobrang kinukuha talaga yung loob mo. Dapat sakto lang, yung nagpapakatotoo lang. Uh-oh. Hindi yung kada kain na po, merienda na po, dinner na po. Pero ang hirap kasi, what if gusto mo rin tong lalaki na to? Midnight snack na po. Lahat. Diba? So parang kung gusto mo tong lalaki na to, you will definitely fall for the trap eh. Totoo. Ano yung mga red flags? Well, for one yan, masyadong too good to be true. Oo. Yun na lang, no? Oo, parang lahat na lang. Ingat ka po saan ka pupuntahan. God bless po. Oh, kinabit pa si God. Minsan may gano'n na. God bless? Oh. Oo, yun. Take care always. Kung say care. Oh, yung mga ganyan, may ganyan talaga ba? Parang sobra sa sobrahan naman to. Nakain ito. So yun, kapag sobra-sobra. Oo, minsan may gano'n. Tapos yung iba yung pinapakita ng gawa sa salita. Uh-oh. Yun yung nakakatakot. Yung kitik-text, ang daming sinasabi na sweet sa text, pero hindi ka naman ma-effortan, hindi ka masundo, na hindi ka mahatid. Oh, ito nangyari na to lahat sa'yo. Hindi. Bakit ang dami mo sinasabi? Di ba pala nangyayari sa'yo to? Nangyari sa mga kaibigan ko. Nakakaloka ka. Nangyari sa mga kaibigan ko. Based from experience siguro. Sa mga kaibigan ko, madalas mangyari sila yung nagkikwento sa akin ng ganyan. Oo. Kaya ako yung tanungan nila, ano bang tama? Sabi ko, ay magaling ako kumilatis ng ganyan. Wala yan, ganyan. Ako, from my personal experience, ang lalaki nakikipaglaro yan lang sa'yo kapag hindi siya consistent. Yun, oo. Yun yung ibang sinasabi sa ginagawa. Tama, hindi siya consistent. One time, i-message ka niya, full of thoughts, full of emotions, ganyan. Uh-oh. Then the next day, bigla na lang siyang mawawala sa kalagitnaan ng pag-uusap ninyo. Ayan. Tapos magre-reply siya after 2-3 days. Minsan nga after 1 week pa. Alam mo kasi may mga ganyan tao. Ganyan. Sabihin ko sana yung trivia ko tsaka sekreto eh. Oh. Malalaman na lahat. Ito, ano to ah? Sige, nasabihin mo na parang ako may mga kapulot, may mga nangangailangan yan. Alam mo kung bakit ginagawa yun ng ibang tao? Yung, halimbawa, today sweet siya, kinabukasan hindi, tapos the next day sweet ulit. Yung inconsistent. Hot and cold. Alam mo kung bakit may ganyan? Kasi yung ganyang klaseng tao at yung ganyang pagpaparamdam, nakakapraning kasi yan at saka mas nakaka-fall. Oo, it's the chase. Alam nyo na. It's the chase, di ba? Yung paghabol-habol. Eh. Oh my God. Alam ko yung mga kilatis at galaw. Ganito kasi yun. Alam mo, ito yung babae, ako yung lalaki. Sabihin ko ngayon, morning Lindsay, alam mo, miss na kita. Tapos ikaw syempre, oh teka my God. Charing lang, go. Uh-oh. Tapos syempre, ang gagawin mo, OMG, miss niya ako. Syempre, kikwento mo sa friend mo, grabe, sobrang sweet niya nga. Tapos kinabukasan, mag-aabang ka, di ba? Kasi tinext ka niya ng sweet. So kinabukasan pa nag-abang ka, hindi ka niya na itetext. Alam mo kung bakit? Kasi para ikaw yung mapraning. Tapos, OMG, maghahabol ka ngayon sa kanya. So, mag-iintay ka na mag-iintay. And then, the following day ulit, magpaparamdam ulit siya. So, parang emotions mo, up and down din. Kaya, mafo-fall ka. Yun, so, napag-aralan ko na yan. It's the chase talaga. Parang sa mga hunter, di ba? Sa mga, anong Tagalog ng hunter? Hunter. Ano? Ang tanga ko sa part na yon.
Alam mo ko pag mga hunter, 'di ba? Yung mga nang maghahanap ng halimbawa ng baboy ramo. Yung mga mahilig silang magbantay ng mga ano, ng mga animals ganyan. 'Di ba kung hindi mo hahanapin yung baboy ramo na 'yan at magdiyan lang siya sa tabi mo at sabihin mo, "Hey, I'm here. You can shoot me." Ganyan. Hindi syempre wala na yung thrill of the chase, 'di ba? Ng pag-hunt, 'di ba? Wala nang thrill. Yun. Oo, nakaka-fall kasi yung ganun. Kesa ganito halimbawa, tinext kita ngayon, tinext ulit kita bukas, tinext ito, yung sobrang straight na pagka-text sa iyo, ano mo feel mo? Wala lang, 'di ba? Ah, so parang normal, yun. Ordinary na lang. Yes, so kaya ginagawa yun ng mga taong pa-fall, yung paiba-iba, inconsistent, para ikaw mahook ka. Meron pa akong isang ano, red flag na kapag ang lalaki pinaglalaruan ka lang. Ano? Feeling ko lang ha, kasi di ba kapag super close kayo and you feel like you have something with each other, kailangan, di ba, magkaibigan kayo on Facebook, Twitter, Instagram. I don't know ha. Di ba kapag totoong kaibigan, fina-follow mo na sa Instagram, magkaibigan kayo sa Facebook, nagpa-followan pa kayo sa Twitter. Pero kapag sa isa lang siya, nakapalo, tapos hindi kayo friends sa iba, parang there's something fishy. May tinatago pa, May tinatago ba yun pag ganun? Oh my gosh. Back to me! Hindi, charot lang, joke lang. Lalo na kapag dalawa yung account. May alam mo kung ganyan, dalawa yung account. Bakit dalawa? Kasi pwedeng dalawa kasi isa siyang personality na very well known. Hindi din. Hindi. Isa yung account na pang friends niya, yung isa pang ligaw. Mm-hmm. Pero siya din yung picture. Ibig sabihin, may tinatago pa siya doon sa totoong Facebook niya. Kaya may isa pa siya account. Tapos kunyari, second account ko to, bago lang kakagawa. Ay, pero sikat ka, second pero account? Pero hindi totoong second account. Yun talaga yung ano, account na pang bola. May mga ganyan ni mga second-second account. Minsan nga iniisip ko, bakit may second account? Sikat ba to? Ganyan. Na marami talagang, may kailangan may second account ka. Oo. Hindi kasi pwede may second account yung mga taong... the personalities. No, yun. Pwede yun. Na gusto mo ano lang. Gusto, mayroon silang pribadong buhay pa na itatago. Mm-hmm. Meron din naman tayo mga pages, ganyan. Uh-oh. So, okay rin naman yun. Tapos meron din, yun, basta yun. Ayun. Kaya mag-ingat-ingat kayo. Huwag agad pa, ano. Mm-mm. Pag may ganyan kayo nakilalang tao, ay, ito na yung sinasabi. Oo. Ano? Ito na yung pinag-uusapan ng Uh-oh. Dalawang luka-luka tuwing tanghali. Na Monday okay, Tuesday hindi, Wednesday okay ulit. Oo. Magte-text. Tapos Thursday, hindi naman magpaparamdam. Yan. Nagpapa-fall na yan. Nagpapa-fall. Yes. So, dapat ba ma-fall ka sa ganun kapag inconsistent? Sa mga kalalakihan, sa tingin nyo, na-fall kami kapag inconsistent kayo? Dapat hindi, kayo? Oo. So, ano, nakikipaglaro lang kayo? Sabihin nyo na lang para alam namin na, oy, laro pala ito, let's get it on, di ba? Kasi kung talagang gustong-gusto ka ng isang lalaki, ipopursu ka niyan kahit mahirapan pa yan, kahit deadmahin mo pa yan. Tama ka dyan. Di ba? Bakit ako? Yun ang mga nakikinig sa atin na may problema. Oo. May nakikinig sa atin yung 7-Eleven dito malapit sa Strata 2000. Kung ano man tawag dyan. Ang lakas ng radyo nila dyan. Hello po sa inyo. Hello po. At sa lahat ng mga nakikinig sa amin. O kaya yung mga tao dyan, yung mga customers dyan, narinig na nila pinag-usapan natin ang bonggam-bongga. So I hope nag-agree sila sa atin sa mga red flags na yun, mga factors to consider if this guy is actually serious with you. True. Diba? Yan. Ayan, marami na naman kayo natutunan. So, may natulungan tayo, no? Oo. Mm-hmm. Kaya wag kayong aasa agad-agad. Mm-hmm. Diba? So, guard your heart, protect your heart. Yes. No to cheaters, yes to keepers. Yan. Hoy, ang gandang ano nun, statement nun sa mga t-shirt. Hashtag. Oo nga. Paggawa tayo. Paggawa tayo. Diba? Saya, nung usapan na to. Uh-huh. Anyways, maraming salamat sa mga sumama sa akin mula kanina. May bukas pa naman, so samahan niyo po ulit ako. 11 a.m. to 1 p.m. tuwing tanghalian. Ako po ang inyong makakasama. Walang iba kundi si Kara. But for now, eto na po si Lindsay. Uy, Lindsay na pala. Lihim ng liham. 1 to 4 p.m. Samahan niyo po ako. Magdramahan po tayo ngayong hapon na to. Yes. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Ang simple lang sa isang pihit, sumasayang buhay ngayon. Ang dami ng nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso.